So, yan mga katunay, no. Nung nakaraan is tinuro ko sa inyo kung paano i-wiring yung mini driving light version 2 gamit ang dalawang relay at saka may passing light saka three-way switch. So, ngayon ituturo ko naman sa inyo kung paano ilagay sa ating mga motor. So, kakabit ko siya sa ating Yamaha TFX150, no? So doon natin ilagay yung ating inassemble nakaraan na mini driving light. So tara, samahan nyo ako. So ang una nyong gagawin is maghanap kayo ng bracket na pwede nyong ilagay ang inyong mini driving light. So kahit ano, mas maganda mag DIY na lang kayo para ma-challenge din, no? O kaya may nabibili naman online, so kayo na bahala kung anong bracket ang ilalagay nyo na swak sa mga motor nyo. So sa akin, crossbar ang ginawa kong mini driving light, no, ginawa kong DIY. So kinuha ko siya mula dun sa aking motor na RS125. Dahil hindi ko na ginagamit, so yun na lang ginawa kong bracket. So dito sa TFX150, no, is merong isang bolt dyan sa may ilalim ng headlight. So yan yung bolt ng headlight niya. So dyan natin i-mount yung ating angle bracket ng ating mini driving light, no.
So yan mga katunay, no, dito ko sa ilalim ng tanke nilagay yung kanyang mga accessories, no. Yung relay niya, nilagyan ko ng bracket tapos tinornilyo ko doon. Tapos yung kanyang balas is dito sa ilalim ng kung saan malapit yung ignition switch, yung susian, no. Yan. At kung saan malapit yung mga socket niya dito. Yan. Tapos yung dalawang wire niya, yung papuntang mini driving light na ilaw na, is ilusot ko doon sa ilalim. Yan, para mas madaling ilatag papuntang harap. Yan. So, ngayon, itap na natin yung mga wire, no. Kukuha tayo ng kanyang accessory wire dito sa may socket ng kanyang sakit ng kanyang susian. So dito 'yon, ito 'yon. Yan. Tara, ikabit na natin. So 'yan mga katunay, no. Itap na natin yung kanyang mga wires. So dito hanapin natin yung sakit ng ignition switch, yung kanyang susian. So dito sa TFX150 Yamaha, ito 'yon. Yung kulay brown tsaka red. So ayan. So ito 'yon. Ito. Brown at tsaka red na. So itong red na to, for sure ito yung nanggagaling sa ito yung galing sa battery natin. So, testingin natin. Kuha tayo ng test light. So, ito yung test light natin. Testingin natin yung kulay red. Kung ito ba yung galing sa battery. Ayan, umilaw. Ayan. Yung isa, yung kulay brown na yan, yan yung accessory wire niya. Na kapag inon nyo ang inyong ignition switch, yung susian, is magkakaroon din ng supply to. So ito yung kulay red na gagaling sa battery. At itong brown is ang kanyang accessory wire. So ang gagawin ko dito is splice ko na lang. Kasi pagka sinuksok ko lang dito, eh, may tendency na mag-loose din. Eh. So i-fix na lang natin siya dito. Pabalatan natin ito. So ayan, balatan ko na. Balatan natin parehas yan. So ngayon may balat na. Dito sa kulay red, gagaling sa battery, yung number 30 ng inyong relay, yung pinagsama nating wire, ito yon, yung kulay orange na to, is dyan nyo to ilagay sa kulay red na wire na galing battery. So dyan nyo to itap. So dito sa ating accessory wire, ang ilalagay kasi natin dito yung ating nilagay na 3-way switch. Yan yung wire, ito yung wire niya. So kapos, dudugtungan natin to. Tapos yung passing light. So dahil may passing light na tong ating motor, itong TFX150, no, is ito, dahil may passing light na siya. So, dahil may passing light na itong ating TFX150, no, so ito yon. Ang kailangan na lang natin is i-trace natin yung wire na, dalawang wire na nagmumula dito. So, kung saan pumunta yan is nandito yan.
dito. At dito yan pumunta. Yung dalawang wire ng ating passing light is dito yon. So hanapin natin yan dito. So hanap muna tayo ng wire na aabot hanggang dun sa loob. So dudugtungan natin tong ating three-way switch. So yan mga katunay, no, itong socket na to, ito yung mga socket ng ating mga switch. So dito tinest ko yung kulay yellow na to, ito yung output ng wire ng ating passing light. So dito mga katunay, no, kinalas ko ito isang to, nandito yung high beam, low beam, tsaka passing light. So sa wire na ito, pinagsama dito yung output ng passing light at saka output ng high beam. So ito yun. Itong yellow na may stripe red dyan, ito yung sa passing light. Tsaka itong yellow na solid is yan yung sa high beam. So ngayon, ang gagawin natin, putulin natin itong yellow na may stripe red, ito yung sa passing light. Dudugtungan natin ito ng wire palabas dun sa may mga socket dun sa palabas dito sa may mga socket dito na tinanggal natin dyan. Dito, papalabas natin dito. So, papaliwanag ko sa inyo mamaya kung bakit. So, lalatagan muna natin ng wire. Kuha tayo ng alambre. Katunay na putulan natin to itong sa passing light. Tsaka itong pinag-splicean niya, i-tape nyo na yan. Tapos itong nilatag nating wire at saka itong pinutol nating wire ng passing light, pagdugtungin natin yan. So dahil ipipix nga natin yan, hihinangan natin yan.
So yan mga katunay, no, ito yung dalawang wire na binalot natin, electrical tape, pinagsama natin. Ito yung wire na galing sa itong isa, galing to sa negative line ng ano, yung kulay black sa mini driving light na pinagsama natin dun sa dalawang number 85 at 86 sa relay, no, na pinagsama, na in-splice natin sa mini driving light at binalutan. Ito na yon. So negative to, dun natin to ilalagay sa negative line. Ito yon yung itim. So dito na tayo maglagay ng negative, no, para stable yung kuryente. Kasi kung sa tornilyo, kasi mga tornilyo sa body, glulos kasi yun, minsan kasi nakalawang. Kaya dito na tayo maglagay. At itong wire naman na isa, ito yung nanggagaling sa kulay red ng ating mini driving light. At ito namang wire na to, ito yung nilatag natin mula dun sa passing light sa handlebar. So ngayon dito tayo magmo-modify. Ang gagawin natin, kailangan natin ito, diode, no. Ngayon, ang purpose nitong diode, ikabit muna natin, papaliwanag ko sa inyo mamaya. So ayan, nailagay na natin yung ating diode. Bakit tayo naglagay na ito? Kailangan yun dito sa ating motor. Kasi yung passing light at saka high beam ng ating motor is yung magkasama yung output, ito yon. So ang tendency kapag nagpassing light ka, iilaw yung high beam na ilaw dito sa stack. At kapag nag high beam ka, iilaw din yung high beam, siyempre. Ngayon, kapag nag-switch ka ng high beam o kaya nag-switch ka ng passing light, ito yon yung wire na to, nagkakaroon ng supply. So, yun, hindi natin pwedeng ilagay itong kulay red ng mini driving light, yung passing light. Hindi natin pwedeng ilagay dito kasi once na nag-high beam ka lang sa ating stack, mag-iilaw din yung mini driving light nyo. So kaya naglagay tayo nito kasi yung purpose nito is mahaharang yung kuryente dito sa diode. So ngayon kapag nag-on ka ng yung high beam, magkakaroon ng supply dito hanggang dito lang sa diode, hindi na siya tatagos dito sa ating wire kung saan papuntang mini driving lights, kasi nahaharang na dito yung kuryente. Ngayon, kapag nag-passing light naman tayo sa ating stack, ito yon yung ginapang nating wire dito na dinugtungan, magkakasupply ito at malalagyan niya ng power itong mini driving light natin na passing light. So, kaya iilaw siya. Tapos, since may diode, one way yung kuryente niyan ang diode. Pag nagka-supply ito, yung passing light natin, magkakaroon din ng supply yung ating high beam. So, kapag nag-passing light ka, high beam ng motor natin iilaw at saka yung passing light ng mini driving light. Yung may lining na white, mga katulad, no, is yun yung iharap nyo sa kulay yellow na wire. Ngayon, effects na natin dito kasi okay na tayo dito. Lagyan natin, nilagyan ko na ng tape, tapos lalagyan natin ng cable tie.
So ngayon, meron lang tayong dalawang wire na natitira. So itong yung common ng three-way switch dito natin nilagay sa accessory wire sa kulay brown, no. Itong galing sa ignition switch sa susian. At itong high beam ng three-way switch, ilagay natin dito sa number 85 ng relay. Yan yung high beam ng mini driving light. At yung low beam naman ng ating three-way switch, i-connect natin dito yung number 86 ng relay. Yan yung low beam ng mini driving light. So yan, tapos na tayo sa ating wirings, no? So ngayon, i-fix na natin. So hanggang dito na lang mga katunay, no. Salamat sa panonood, at kung mayroon man kayong katanungan, comment lang po. Salamat. Bye-bye.